Yes, hello guys. In this video, pag-uusapan natin how to invest in Bitcoin para po sa mga beginners. Alright, so anyway guys, kung bago kayo dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. My channel is all about how to make money online, tutorials, motivation, trading, and investment. So kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button. I-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Alright? So, ma-appreciate ko rin kung hit nyo na yung like. I-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng totoong pera sa online. Okay? At pwede nyo pong i-click yung most recommended na business ko ngayon online. Yung link ay nasa description sa video na to. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon guys ay about Bitcoin. So, una guys, ito ay lahat ay aking opinion lang. So, itong mga babanggitin ko dito is all my opinion. Okay? So, hindi po to financial advice, registered financial advisor. Okay? So, ngayon, isa lang po akong investor din sa Bitcoin. Now, guys, marami kasing nagsisimula ngayon kay na naririnig na nila yung Bitcoin. Pero ang problema, okay, iniisip kasi nila hindi investing yung ginagawa. Iba po kasi yung trading at magkaiba po sila ng investing. So, ano ba si trading? Okay, so, may mga nakikita kasi akong gumagawa ng mga videos. Okay, yung pinapaliwanag nila, trading po yun, hindi po investing. Alright, so, yung investing kasi is you put the money, okay, and bayaan mo lang siya, and after 5 years or specific time, okay, pwede mo na siyang i-convert or pwede mo na siyang ipalit, and then, may kita na po kayo. Yun po yung investing. Yung binabanggit ng ilan is trading po yun. You buy low and you sell high at a specific time. Okay? Yun po yung trading tinatawag. So, dapat po nalalaman po natin yung pagkakaiba ng trading sa investing. Yung trading po ay kailangan nyo po ng technical skills at fundamental skills. Kailangan nyo po yung mga yon. At kailangan nyo bantayan from time to time yung oras at yung pagbaba at pagtaas ng presyo ng halimbawa ay Bitcoin. Okay? So, ngayon nandito tayo. Papakita ko lang muna sa inyo guys. Nandito tayo ngayon dito sa coin market cap. So halimbawa, ikaw ay investor ng Bitcoin, okay, 5 years ago, ipapakita ko sa inyo guys. So dito sa coin market cap, okay, pwede kasi natin makita to 5 years. Okay, so syempre, 5 years way back, okay, babalik tayo, 2016, sabihin na natin January, kasi 2021 na ngayon, okay, yung price ng Bitcoin before, okay, exact na lang natin, okay, $430 yung isang Bitcoin. So, assuming nung 2016, okay, nagbili ka ng worth 1 Bitcoin na ang presyo is sabihin na lang natin na kung ano yan, 22,000. Sabihin na lang natin 22,000 yan. Okay? Naglagay ka ng pera, okay, sa Bitcoin sa isang wallet. Mamaya sasabihin ko guys kung saan ba yung pinakamagandang mag-invest or saan pinakamagandang bumili ng Bitcoin or saan dapat natin ilagay yung Bitcoin at hahayaan lang natin siya doon. Okay, so 422 pesos. Now guys, okay, ngayong 2021, halimbawa tinignan mo na siya, ang price niya na is umabot na nga siya ng 2 million eh. Pero ngayon yung existing price ngayon is nasa 37,000. Alright, so bumaba siya ngayon kasi parang nasa reversal ang tawag nila dyan. So, malaki pa rin. So, kung i-compare mo yan, so let's say, last, kung i-comparison natin ngayon is, okay, so nasa bank, so if you put $430 sa bank nung 2016, okay, sa tingin mo kaya, magkano na yung kita mo, yung pera mo sa bank ngayong 2021? So, sabihin na natin time deposit, siguro kahit compounding yan, hindi niya kayang abutin. So, ganun yon. So, ngayon guys, if you are watching at ikaw ay beginner, kung ikaw talaga ay gustong mag-invest, okay, huwag mo siyang iti-trade ng from time to time. So, hayaan mo lang siya doon. Yun po yung investing. Okay? Pag sinabing investing, naglagay ka lang doon, okay, and then, hayaan mo lang siya. Sabihin na natin 2021. O, after 5 years or 10 years, saka mo kaya balikan yung pera mo na yun. Magkano na kaya? Yun yung sinasabi ko. Okay, bakit kasi ito palang tanong. Baka kasi ang tatanungin ng iba eh. Eh ba't ba tumataas yung value ng Bitcoin na yun or cryptocurrency? Okay, so
Bakit siya tumataas? Kasi tumataas po dahil ang supply ay limited. Okay, inuulit ko. Ang supply ay limited. Okay, ang maximum supply lang po ng Bitcoin sa buong mundo is 21 million lang. So limited siya. Kaya siya tumataas. Tumataas yung demand, pero yung supply ay fixed. Kaya siyempre na kumukunti yung supply. Kaya ang nangyayari, tumataas yung price. Kaya po siya lumalaki. Now, kung bibili ka ngayon, okay? Okay, compared sa price after 5 years, syempre mas mataas na sa 5 years. Bakit? Limited nga po yung price. Tandaan natin, kapag limited yung price, okay, tataas talaga yung, limited yung supply, tataas talaga yung price kasi tataas naman yung demand. Hindi pa aware lahat or hindi pa lahat merong Bitcoin. Kung lahat tayo, kumbaga naghati-hati tayo, ilang bilyong tao. Okay, tag-iisang Bitcoin, 21 million lang yon. Kaya siya tumataas, yun nga, kasi limited lang po yung supply na available po sa Bitcoin. Although, pwede po tayo sa ibang mga cryptocurrency. So, sana nakikita yung, nalalaman nyo yung concept kung bakit siya tumataas. Yung iba kasi, sinasabi nila, may kumokontrol dyan. Wala pong nagkokontrol. Kasi sabi ko nga, meron ang previous video na ginawa na ito ay open source. Okay, so nasa iyo po yung license. Wala po sa control ng iba. Halimbawa, meron kang Bitcoin na isa, ayaw mong ibenta, wala namang makakakuha sa iyo. Okay? So, yun po yung konsepto kung bakit lumalaki. Now, sa concept sa investing sa Bitcoin or any cryptocurrency, the best is wag mong i-encash agad. Yung iba kasi ine-encash agad. Ang masakit, may mga time kasi na nagkakaroon ng reversal. Bumababa siya, biglang bumababa, biglang tumataas. Okay? So, ang masakit, nung mataas, bumili siya. At nung kailangan niya na yung pera, napakababa yung price, binenta niya. So, syempre, naglo-loss siya. Yun pala yung, kasi tatanungin siguro ng ilan, bakit yung iba naglo-loss? Ito po yung dahilan kung bakit sila naglo-loss. Let's say, di ba umabot siya ng 40,000 ngayon? Okay, nung nakaraan, or 2 million pesos. Eh ngayon, ang presyo niya lang is around ba na to? Siguro 1.8 million. Or 1.850, ganon. Pag binenta niya doon, talo siya. Kasi binenta niya. As long as hindi mo ibinebenta yung Bitcoin mo, yung value niya, okay, ang bumaba, tumataas. Pero yung amount, hindi po siya nagbabago. Okay? So sana nakukuha yung concept. Ngayon, tatanungin mo sa akin, Mark, saan ba ako bibili ng legal or legit na ng Bitcoin? Saan ba? So, nandito tayo. Halimbawa, let's say, you're watching at nandito tayo sa Pilipinas. Saan ba ako bibili, Mark, na ire-recommend mo na meron akong Bitcoin? So, tatlo po yung aking ire-recommend sa inyo ngayon. So, tatlong platform. Ito ay lahat ay legal. Okay? Yung dalawa nga ay meron pa silang Bangko Sentral ng Pilipinas na kumbaga may license sila sa Bangko Sentral. Pero yung isang platform 'yun. Okay, so ano yung marerecommend mo sa akin, Mark? Okay, yung number one na pwede niyong gawin is pwede po kayo sa PDAX. Okay, ilalagay ko yung link ng PDAX para makapag-create kayo ng account. So nakapag-create na rin ako ng account dito pero hindi pa ako naglalagay ng portfolio. Pero maganda rito, okay, sa PDAX ay pwede po tayong mag cash in. Marami silang payment option din para magkaroon para magka-cash in, okay? So halimbawa gusto mo mag-fund, okay, dito ay napakadali lang, guys. So payment in, click niyo lang payment in. Okay, so marami po options, okay, para magkaroon po kayo ng pagpipilian. Okay, so click mo yung PHP then cash in. So pwede po dito sa through, okay? So yung mga to, may mga Asian Bank, BDO, China Bank, East West, Land Bank. Okay, so malilit lang yung fee para mag-cash in. So, halimbawa, kay BDO, 15 pesos, China Bank. Okay, so online banking, may e-wallets, or over-the-counter, GCash, coins.ph, and Paymaya, and over-the-counter, ito po yung 7-Eleven, BDO, Cebuana, China Bank. So, ito po yung mga pwede kung saan pwede po tayong mag-cash in. Now, okay, so
para magkaroon ka ng Bitcoin, once na nandito na sa peso mo yon, bibili po kayo, ititrade nyo yung peso nyo into Bitcoin. So, may mga tutorials ako doon. So, pwede nyong hanapin pa yung isang YouTube channel ko wherein more on trading. Ilalagay ko yung link ng aking video. More on trading naman yon. So, yan po yung isang website or isang legal wherein dito pwede po tayong magkaroon ng Bitcoin. At pwede nating i-hold yung ating Bitcoin dito sa website na to. Okay, so ayan po yung isa na pwede. Okay, so now, ano yung pangalawa? So yung pangalawa guys na pwede kong i-recommend sa inyo is walang iba guys kundi yung coins.ph. So dito, ang totoo dito yung ginagamit ko for cash in. Okay, okay, so meron tayong cash in, meron tayong ethereum, meron tayong bitcoin na existing ngayon. So, etong mga to guys, ay ito yung ginagamit ko rin. Mabilis kasi yung cash in dito at Palawan kasi yung pinakamadali. Okay, para makapag-cash in ka naman dito, okay? So, usually, ang ginagamit ko Palawan kasi 40 pesos lang yung charge. Although may mas mura kanina sa PDAX, 15 pesos. Pero pwede kayong pumili. So, click mo lang yung Palawan and then, nandyan na po. Madali lang po yung gagawin. So, then babayaran mo sa Palawan for few seconds lang guys, nandun na sa dito sa wallet nyo. At pwede nyo na rin pong i-trade yung peso nyo into Bitcoin. And then, hayaan nyo na lang siya. Okay? Secured naman to. Don't worry guys, ito ay 100% secured yung pera nyo. Kasi alam ko, yung pera, syempre, dapat secured na secured yan. Parang ito na po yung bank natin. Ang maganda nga lang dito ay tumataas, bumababa. Pero ang advice ko, kung if you are investing, eh wag nyo kung inilagay nyo ngayon, bukas kunin nyo na. Pwede kayong matalo noon or bababa yung price na. Pwedeng bumaba kasi yung price from time to time. Pero kung iisipin natin guys, sabi ko nga, dahil limited yung supply at napakarami yung demand, yung price tataas sa tamang panahon, sa pagtaas ay pagtagal ng panahon. Okay? Nalilimit lang kasi yung supply. Okay? So, yan po yung mga website wherein pwede nyo pong ilagay dito yung pera nyo. Secured. Basta i-secured nyo lang yung mga password. Okay, yung mga, meron pa silang mga 2FA na tinatawag, 2 Features Authentication. Okay, and then, yung last but not the least na pinakagusto ko is yung Binance. Okay, yung Binance guys, hindi nga lang siya sa Pilipinas. Pero, ito po yung ginagamit natin. So, ito kasi ay direkta pwede na tayong mag-trade sa low fee. Napakababa yung fee para i-trade at lahat po ng naiisip nyong cryptocurrency nandito na siya. So if you want to access pala sa Bitcoin or sa Bitcoin sa Binance, okay, so pwede po kayong i-click nyo po yung link at meron po kong full step-by-step tutorial dito sa Binance kung paano po kayo mag-trade, paano kayo mag-create ng account. Okay, ang totoo parang lahat na nga yata nandito na sa video ko. Tinakel ko na para maintindihan nila dito sa Binance. So, pwede nyo rin po i-hold yung pera nyo dito or yung Bitcoin nyo and then from time to time, okay, pwede nyo i-check. Okay? At hayaan nyo lang siya for 3 to 5 years at pwede po kayong kumita or lumaki yung parang asset nyo, yung cash nyo. Okay? So, dito guys, para mag-cash in naman dito, napakadali lang din. Okay? So, pwede na po yung peso or pwede rin po kung meron kayong other crypto. Dito, para mag-cash in, dito lang, bibili lang tayo ng crypto. Okay, ganito lang kasimple guys ha. Papakita ko sa inyo. Buy crypto. Ang pinakamaganda guys, yung tinatawag nilang P2P trading. Pag sinabing P2P, ito ay peer-to-peer, tao sa tao. So, wala na pong dadaan ng mga fees. Kasi kayo na yung mag-uusap. Dalawa lang kayo mag-uusap. Okay? Pero, siyempre, para maganda naman, eh, dapat siguraduhin mo na magbabayad yung tao. So, don't worry naman, guys, kasi, okay, pwede nyong, etong mga to. So, etong mga to, guys, ay mga trader din. Gusto lang nila maging USD to yung pera nila. Halimbawa, nag-trade sila, kumita sila, pwede nilang ibenta. Or, in return, yung USDT nila or yung naging Bitcoin nila, i-convert nila sa USDT, ay gusto nilang maging cash. So, ito na yon. So, kaya hindi na sila nagdadagdag ng additional fees. So, mag-uusap lang kayo. Halimbawa, ito si Echo. Okay. 48.64 yung price niya sa USDT. Okay na yan. Kesa sa iba, ang daming fees. Ito, bibili mo lang siya.
Diba, itatransfer mo sa kanya yung pera na hinahanap niya, kung ano yung required dyan. Okay, and then babayaran kanya na. Once na pumunta sa Binance mo, nasa USDT na siya agad. So, 50,000 to 350,000 yung price. So, marami po yan. Piliin nyo lang po. Okay, ito po yun. To, out of 299 orders, 100% completion. So, lahat yan nabayaran niya. So, ito yung isa. Ito naman is 284, 93.42 completion. Pero okay din siguro yan, hindi lang na-check din. So, verify nyo. Halimbawa, ito, 5,079, 98%. So, marami. So, 198, 99. So, okay din siguro yan. And then, nagkakaroon lang siya ng check. Pero 100% iba dyan. So, ito maganda. Meron siyang GCash or Paymaya. Pero ang maliit nga lang is 70 to 71 pesos lang yung pwedeng ipalit dyan. So, tingnan nyo guys kung magkano. Let's say you want to put 20,000, di hanap po kayo dyan, okay? And then, bili kayo. And then, hayaan nyo na lang siya dyan. Yun yung investing. Kasi yung iba, naguguluhan ako, sabi nila, tuturuan ka mag-invest, pero hindi naman investing yung itinuro. Trading po yun. Okay? Yung trading, medyo risky siya. At yung trading ay kailangan mo talaga ng skills. Okay? So, 100%. Sabi ko nga, kahit professional trader ka, natatalo ka. Okay? So, dapat may emo, kumbaga, na-try, kumbaga, yung emotion mo doon, eh, talagang dapat kumpleto ka ng skills. Okay? At you have fun talaga. Pero kung ikaw mag-i-invest, just put it there and then hayaan mo lang siya. Okay? Balikan mo na lang siya 2 years or 3 years. Ang maganda dito sa Binance, any crypto guys, pwede kayong bumili. Yung mga bagong crypto, matanda ng crypto, napakarami yung pwedeng pagpilian dito. Okay? So sana guys, itong video na to, nabigyan ko kayo ng konting kaalaman or insights about sa investing sa cryptocurrency or Bitcoin. Alright? Para alam nyo kung paano rin kayo mag-invest na hindi po mag-trade sa Bitcoin. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. So huwag nyong kalilimutan guys, na-click pala yung most recommended na business ko online. Okay, yung link ay nasa description sa video na to. Thanks for watching and see you on my next YouTube video. Thanks and bye-bye! We'll be right back.